Ino, patulong naman dyan. Meron tayo rito ng utangin. Isang 2x12 speed, ha? 2x12 speed. Gravel bike to. Carbon naman siya. Patulong naman ako dyan. 140mm. So, half mechanical, half hydraulic. Oh, ayan yung carbon gravel bike na uutangin natin. Ayan, sumbran po. 140mm yan. Tapos yung unahan is 160mm. Ayan, true axle na siya. Harap at likod. Tara. Tamahan nyo naman ako pumili. Sa 2x8 speed lang siya, pero solid na to. Maganda. Ito naman is alloy. 2x8 speed, pro wheel, hindi na rin papahuli sa RD niya, sa mga group set na nakalagay. Pakitulungan naman ako. Ito, alloy naman siya. Quick release nga lang siya, harap at likod. Rim brakes. Ling at papali. PSP TV. So what's up, baka mayroon magandang araw na naman sa atin lahat, ha. Pwede nyo ba akong tulungan kung ano yung pwede nating mautang dito? Ito, meron tayo ditong alloy road bike at saka isang carbon gravel bike. Nalilito ako kasi uutangin ko lang dito sa Valenzuela City. Pakitulungan naman ako. Yung makakasave tayo, syempre, pag kinuha natin tong gravel bike or kinuha natin tong alloy na ano to, na road bike. Nalilito ako. Gusto ko rin makasave kasi uutangin ko lang din to. So, ipi-features natin tong isang sand pit, tapos itong gravel bike na carbon. Siyempre, unahin muna natin to. Sigurado ito, pag ito yung kinuha ko, parang medyo malaki yung babayaran ko monthly. Pero sulit naman para sa price na binigay nila. Ito nga pala yung ano, Twitter carbon gravel bike. Ayan, okay yung pagkaka-finish ng ano nito, ng frame niya. Syempre carbon siya, halos karamihan ng carbon, puro smooth ang finish niyan, pati dito sa head tube, seat tube smooth na rin, tapos seat stay, chain stay, pati sa BB smooth na rin siya, tapos rest fit siya. Ito nga palang ano na to, Twitter gravel bike na to. Meron kayong iba't ibang sizes na pwedeng pagpilian. Ito nga pala is large frame. Meron kayong pwedeng pagpilian dyan, medium size frame, small size frame. Pero ang prefer ko para sa height ko, 5'6 plus ako, ayan, ang pinili ko is large frame. Tapos press fit yung BB. Ito nga pala, 2x12 speed yung gravel bike na to. Sa drivetrain setup ng gravel bike na to, naka pro wheel owns yung crankset. Sa chainring, ano siya, bakal, pro wheel din, 110 BCD, kung makikita nyo. Ayan, pro wheel made. Tapos yung pinakamalaki 50, yung pangalawa 30-40. Dito sa crank arm, 170mm. Sa FD, ayun, direct mount sa frame. Yun, direct mount sa frame, retrospect na rin siya. Sa chain na ginamit dito, Samsi. Ayan, black design, black color, Samsi brand. Tapos dito, magkamukha sila ni Sunpid. Ang ginamit din sa cogs nito, nakasugik na rin to. Ayan, Sugik brand, kung mapapansin nyo, Sugik brand, 11. Tapos yung pang 12, 30. 30 yung pang 12 niya. Yung isa naman 11x28, pero parang mas ano to, mas sulit to. Tapos RD, retrospect na rin sa derailleur niya, retrospect. Tapos ang kagandahan lang kasi dito sa gravel bike na to, naka ano na siya, naka true axle na. Compare sa kabila, naka quick release lang siya. Mas prepare ko pag true axle, pero sa iba naman kasi gusto quick release. Tapos RD hanger, removable na rin siya. Ang nagustuhan pa rito, ano, yung pinaka RD pulley, naka oil slick na, alloy na rin siya. Diba? Maganda, maganda to. Ayun ah. Tapos sa hubs nito, naka retrospect, alloy na rin siya. Rims, alloy na rin. Sa spokes, malamang ko stainless yung ginamit. Siyempre, carbon to, hindi na sila magtitipid pagdating sa spokes. Ayun oh. Retrospect made na rin tong ano, pinaka rim niya. Sa tire, ayan, nakagambol Innova Pro 700x46 stampit. Ayan, diba? Pero pwede pa akong ano nito, maglaki nito. Ang price nito is 35,000 pesos. Siyempre pag inutang mo to through card or ano, lalaki pa yung ano, lalaki pa yung pinaka interest niya. Siyempre
monthly, di ba? Kaya mo kuhanin ng 2 years or 3 months. Tapos pagdating sa brakes, naka-zoom na siya. Ayan, half mechanical to, half hydraulics. Ayan, zoom. Zoom brand. Tapos rotor disc, 140mm floating rotor yan, CNC Pro. Ayan o, 140mm. Diba? Minimal lang din yung sticker nito. Seat post, alloy, quick release, saddle, tweeter na rin siya. Sa drop bar, alloy. Sa stem, alloy. Tapos mga spacer niya, carbon na rin siya. Sa fork, ayan, carbon na rin siya. Ganun din dito sa harapan. Ano na rin to, true axle na rin to. Ang price nga pala nito is 35,000. Hindi pa kasama yung interest nun pag ito yung inutang natin, di ba? Inner cabling na rin pala to. Tapos pagdating dito sa kabila, sa kabila naman, ito yung Sunpid Triton. Ang price naman nito pag ito yung inutang natin is 16,000 pesos. Ayan, 16,000 pesos to. Alloy naman siya. Compared dun sa kabila, ano yun, carbon yun, syempre mas mahal. Ito ang setup nito is 2468 2x8 speed nga lang to. Sa drivetrain, ayan ang setup nito sa drivetrain, pro wheel din sa crankset, hindi nga lang sya hollow tech, 170mm din to, 5034 din. Tapos sa chain, narrow SAMC din yung ginamit. Ayan, SAMC. Tapos 11x28, 11 yung pinakamaliit, tapos 28 yung pinakalaki. Alloy hubs, Solon brand. Alloy rim, alam ko stainless na rin tong spokes nya. Pagdating sa tire, 700x25C rim brakes nga lang pala to. Alam ko Senza Ignite din yung ginamit. Ito, Senza Reflex, kasi ang RD nito is Senza Reflex, removable din yung RD hanger. Pero solid na to sa 16,000 pesos. Siyempre pag card yung ginamit siguro natin, lalaki, depende sa monthly. Tapos Reflex, FD, and stainless, mukhang stainless naman siya. Ha? Tapos hindi nga lang siya hollow tech. Although alloy na to, seat post, sa saddle di na rin na siguro ako magpapalit dito. Tapos hindi lang siya quick release, naka post mode na rito. Allen type siya. O nga pala, yung pedal nito, maganda rin yung pedal mo. Sa pedal nito, ayun, combination siya ng hard plastic tsaka bakal. Sa drop bar, alloy na rin siya. Alloy sa ano nga pala nito, sa shifter, sa lever, Reflex na rin siya. Ito nga pala natin nasama, ang shifter lever nito is naka retrospect, carbon type siya. Ayan, carbon type. Sa harapan, ayan, rim brakes na rin siya. Inner cabling na rin to. Ang price nga pala nito is 16,000 pesos. Pag card ang ginamit natin, syempre, mas lalaki. Alloy na rin yung stem. Ayan. Minimal lang din yung sticker. Ito nga pala, size 44cm. Pwede, iba't ibang sizes din kayong pwedeng pagpilian. Iba't ibang color variant na pwede kayong pagpilian. Ayan, dalawa pa lagay ng bottom cage niya. Quick release nga lang to. Parehas. Di tulad dun, naka ano yun? Naka true axle yun. Diba? O sa mali. Salamat po sa inyo lahat and God bless all. Na-features natin to ngayon kasi uutang tayo ngayon dito sa Valenzuela City. Sa mga any information about sa kung gusto nyong umutang, lalagay na lang natin yung link nila sa description box natin and sa comment section. Basta muli, maraming salamat sa inyo lahat and God bless all. Maraming salamat sa nanon. Ikaw yun. Babu. Ingat kayo.